Dumating na sa Pilipinas ang kauna-unang batch naman ng Moderna COVID-19 vaccines. Nasanto alas 10 kagabi nang lumapag ang eroplano, sakay ang 249,600 doses ng Moderna vaccine sa NAIA Terminal 3. Sinalubong ito ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. kasama ang iba pang mga opisyal. 150,000 sa mga bakuna ay mapupunta sa COVID immunization program ng gobyerno, 99,600 naman ay sa pribadong sektor. Pinaghahandaan na ng Malacanang ang pagdating ng dagdag na 1 million doses naman ng Sinovac vaccine. Ang Chinese vaccine ay sakay ng Cebu Pacific Flight 5J671, inaasahang darating sa NAIA Terminal 2 ngayong alas 7:30 ng umaga. Plano sana ng yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino na maging aktibong muli sa politika sa 2022. Ito naman ang binunyag ni dating Ipugao Representative Teddy Bagilat, Vice President for Internal Affairs ng Liberal Party. Ayon kay Bagilat, kundi binawian ng buhay si Pnoy, determinado siyang tulungan ang mga kandidato ng partido sa 2022 elections. Sinabi ng dating mambabatas na huli niyang nakausap si Pnoy dalawang araw bago ito pumanaw. Ipinahayag pa ni Bagilat na sa naturang pagkakataon, tiniyak ng dating presidente ang kanyang kahandaang tulungan ang Liberal Party sa 2022 elections. Isang araw matapos malibing, dinagsa naman ng mga supporters ang puntod ng yumaong si dating Pangulong Noynoy Aquino sa Manila Memorial Park sa Parañaque City. Kahapon, alas 7 pa lamang umaga ay kaliwat kanan na ang dumadalaw sa libingan ni Pnoy, katabi ng puntod ng kanyang mga magulang, sina dating Senador Ninoy Aquino at dating Pangulong Cory Aquino. Nagmistulang tourist spot ang lugar dahil ang mga nagpupunta ay nagpapakopa ng litrato sa puntod ni Noynoy at ang kanyang mga magulang. Ilan sa mga dumalaw ay may dalang dilaw na bulaklak. Ang kulay na naging simbolo ng pamilya Aquino, habang iba naman ay nagsindi ng kandila at nag-aray din ng panalangin. May mga pulis ding nagbabantay sa lugar upang matiyak ng kaayusan sa loob ng Manila Memorial Park. Si Joma Sison was given daw asylum, di ba, ng Netherlands. Paano ba natin siya may uuwi to face all the charges, no? Level against him here. Okay. Dapat po i-file up natin ang case laban sa pamunuan ng CPPNPA. Inamin po ni Joma Sison sa isang panayam na sinasabi niya wala daw jurisdiction ang government of the Philippines doon sa CPPNPA. Nakalagay po dito sa Republic Act 9851. Ano? Alam nyo po, maiksi na dokumento lang itong Republic Act 9851. Kung iintindihin po natin ito, madali pong intindihin. No? Nakalagay po dito ang jurisdiction. At ang nakalagay sa jurisdiction, Filipino citizen. Kung sasabihin ni Joma Sison na hindi na siya Filipino citizen, maaring walang jurisdiction. Di ba? Kung Filipino citizen siya, mayroong jurisdiction ang Republic Act 9851 at dapat siya ay litisin sa korte na designated to try violations of international humanitarian law. So lahat po ng NPA, NDF, PPP na Filipino citizen, sakop po kayo ng Republic Act 9851. Unless sasabihin yung hindi na kayo Filipino citizen. Kung ikaw, Joma Sison, sasabihin mong hindi ka Filipino citizen, kung ano ang nasyon mo, ikaw ay lalong mananagot sa batas, pati ang bansa na ikaw ay naging citizen, magkakakaso. Dahil nagsusulong kayo ng isang movement para ibagsak ang gobyerno ng Pilipinas. So, kailangan po talaga nating mag-file up ng cases. Ang dami pong mga cases, araw-araw na nangyayari. Hindi lamang po yung nangyari kay Ginoong Kit Absalon. Araw-araw, katulad na sinabi ko, pinakita kanina ni Yusek Egco, no? Patunay na halos araw-araw, meron na namang nangyaring atake sa isang komunidad
sa Mindanao. So, kailangan, kaya ako nananawagan sa mga sibilyan, lumabas kayo, huwag po kayong matakot sa ilalim din po ng Republic Act 9851. Kayo po ay protektado bilang witness. So, meron tayong witness protection program. At naniniwala ako, ang Commission ng Human Rights ay tatayo para protektahan kayo. Hindi lang ang Philippine. Alam nyo, independent body ang Commission on Human Rights. Naniniwala ako na si Commissioner Gascon ay tatayo para protektahan itong mga naging biktima para hindi pa kayo, hindi na kayo maging biktima ulit. Thank you. All right, thank you once again, Gerald De Leon. Before we wrap up, no, we have a question here from NCIP 9, Silan and Sabuanga. General Bogi, abe, ang the Philippine law penalizing crimes for violation of IHL has been in place since 2009. Were there CPP-MPA members convicted before our courts of law? Meron na pong na-convict ang RTC Branch 25, Cagayan de Oro. No? So, dapat po nating makita kung paano ginawa. Pero ang na-convict po doon ay yung mga teroristang nanguna sa Marawi attack. No? Bakit walang nako-convict sa NPA? Kasi nga po, natakot tayo na baka yung ISL o Republic Act 9851 ay maging magkaroon ng tacit recognition of belligerency. Malinaw po sa batas na walang implied belligerency pag ginamit ang in-apply ang ISL. Ngayon po, lahat po ng mga designated na RTC branches, no? Sa ating pong Solicitor General, lalo na si Deputy Solicitor General Justice Angie Miranda, sinasabi po niya na isusulong nila ang pagpapail ng kaso. Hindi po ordinary crime ng murder at homicide, arson. That ordinary crime will stay. Tuloy yun, pero itataas natin ang level ng kaso, Republic Act 9851, para kasama ang pamunuan ng CPP-NPA-LDF nakakasuhan. So tuloy-tuloy po ang ating opensibo ng ganyan para po protektahan ang taong bayan. Ito po ay protekta sa sibilyan, protekta sa mga pag-aari ng mga sibilyan. Wala pa pong napatunayan kasi hindi pa po nagkaroon ng hearing, pero ako po mismo nag-file ako ng ISL violation case sa Bukidnon at marami na pong iba't ibang lugar sa ating bansa tumutulong na po sa pagpapile ng ISL Republic Act 9851 case laban sa NPA. Maraming salamat po, General Bogie. Sir, bago po tayo magtapos, I'm calling on Ms. Gay, our assistant spokesperson on IP Concerns and Public Affairs, ma'am. Nandyan po tayo, ma'am. Baka may a few words po kayong pwedeng ma-share regarding the topic at hand po. Yes, thank you, Angel. Good morning po sa lahat. Just going back to what happened in Rano, I'm sure you will all agree that it was absolute carnage, you know. At makikita natin that it still exists today with in the latest attack na nakita nga natin in Surigao del Norte, itong mga pagpatay ng kapwa Pilipino by those who were deceived into thinking that a communist way of life at itong armed revolution nga ang sagot sa kahirapan. And what stands in the way ay mga kapwa Pilipino, ito yung paniniwala nila. So this evil ideology, at gaya ng nasabi ni General De Leon kanina, nangyayari ito sa iba't ibang panig ng bansa. And it continues to recruit our farmers, indigenous peoples, and our students even. This for me is, ito talaga yung napaka-revolting for me, na tuloy-tuloy pa rin ito. And that some in our generation have forgotten or deliberately siguro they choose to be blind, ano? Even some are hinting at peace talks when we know exactly what the CPP-NPA and their front organizations and their party-list organizations have been doing during peace talks and all these years, massacre after massacre,
ambush and assassinations, some in the media, I'm sorry to be blunt about it, are even romanticizing itong carnage na ito and calling it a struggle. So writing not a single word or providing not a context, itong history of killings ng CPP-NPA, mapapaisip ka eh. Have we gone so callous na hinahayaan na lang natin silang magpatuloy? I think we need to really make a unified stand against this ideology. Dapat hindi na natin silang hayaang magpatuloy. I hope Rano will remind us all what the CPP really stands for. Itong unabated killings against fellow Filipinos, and each day po, that we do not make a stand, we are paying this with the lives of our IPs, our farmers, our youth. And we also hope for our agencies and LGUs and our AFP to continue working, reaching out to our community.